bagong taon ay isang paanyaya sa isang bagong simula. Ito ay nagbibigay pag-asa at inspirasyon sa lahat upang harapin ang panibagong hamong naghihintay sa kinabukasan. Kaya naman ang pagsalubong natin sa bagong taon ay nararapat lamang itaon sa pagdiriwang ng kapyestahan ni Santa Maria bilang Ina ng Diyos, Ina nating lahat. Pinaalalahanan tayo na kasama natin si Maria sa isa na namang taon na puspos ng biyaya mula sa May Kapal. Ang kapistahan ni Santa Maria bilang Ina ng Diyos ay pinagdiriwang tuwing unang araw ng Enero na nakapaloob sa tinatawag na Octave of Christmas o ang pinahabang selebrasyon ng Kapaskuhan mula December 25. Ang pagiging Ina ng Diyos ay isa sa pinakamahalagang titulo ni Maria. Ang karangalan na ito ay nagmula pa sa Council of Ephesus noong taong 431. Ang titulong ito ay nagmula sa salitang Griego na Theotokos, na ang ibig sabihin ay God-bearer o tagapagdala ng Diyos. Sa araw na ito, pinaalala sa atin ang napakahalagang papel na ginampanan ni Maria sa ating pagliligtas. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, inihanda ng Diyos Ama si Maria upang maging instrumento ng pagkakatawang tao ng kanyang anak na si Jesus. Ang piyat ni Maria ang nagsilbing hudyat ng pagsasakatuparan ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Kaya naman ang tawagin si Maria bilang Ina ng Diyos ang pinakamataas na karangalang maibibigay natin sa Kanya. Kung ang Pasko ay ang pagbibigay karangalan kay Jesus bilang prinsipe ng kapayapaan, ang kapistahan ni Maria bilang Ina ng Diyos ay pagbibigay karangalan naman kay Maria bilang reyna ng kapayapaan. Ang bagong taon ay nakatalaga rin bilang World Day of Peace na lalong nagpapahayag ng lugar ni Maria sa ating mga puso at ng kanyang mga natatanging papel sa ating mundo. Kay Maria, tayong lahat ay panatag. Tulad ng kanyang pagkalinga at pag-aruga kay Jesus, tayong lahat ay kanya rin kukupkupin. Sa kanyang piling, tayo ay hindi niya pababayaan. Siya si Maria, Ina ng Diyos, Ina nating lahat, Ina ng kapayapaan. Kailangan po namin ang inyong tulong upang maipalaganap ang kanyang salita. Sama-sama nating ibahagi ang liwanag ng pananampalataya sa lahat. iLumen, Sharing the Light of Faith, a project of the Office for Social Communications, Institute of Preaching, Dominican Province of the Philippines.